Good morning mga karatex. Pasok po. Bali, papakita ko po sa inyo yung ngayon yung city simulation namin. Ito yung Siemens Sumatong Confidence. 64 slice. And then, yung bore niya. Ito yung tinatawag na bore. Nasa 80 cm yung bore niya. Bali, dedicated talaga siya for city simulation. Pang radiotherapy. Mas malaki yung bore niya kaysa sa diagnostic. Kahit na may immobilization device na gagamitin sa city simulation, magkakasya yung pasyente dito sa bore na tinatawag. Tapos, ito yung gantry na tinatawag or CT scan gantry. Ito naman yung couch. Kung mapapansin yung mga karatex, ang couch ng CT simulation is kaparehas ng couch na treatment area. Naka-flat table siya. Pero itong table is natatanggal. Pwede yung palitan ng pang-diagnostic. Then, pwede yung palitan din ng table na para sa radiation therapy. Bali, ganito yung paglalagay niya. Naipapatong lang naman ito. May lock dito sa dulo. Kailangan nakasagad siya. And then, may butas dito. Ayan. Ipapasok lang ito para mag-lock. Ayan. Naka-lock na siya. Safe na siya. Tapos, meron din tayong tinatawag na pang-lock to sa immobilization device. And then, itong strap para hindi gumalaw yung pasyente. Ayan. Tapos, maglalagay tayo ng phantom. Try natin na mag-scan since wala pa kaming pasyente. Try natin na mag-scan. Okay mga karatex, bali ito yung phantom na gagamitin natin since wala pa kaming pasyente. Magta-try tayo na mag-scan. Gamit yung immobilization device na breastboard. Kukunin ko lang yung breastboard. Sa radiotherapy mga karatex, may mga immobilization device tayong tinatawag. Isa na dito yung breastboard. Pag ang patient is breast case or breast cancer. Bali, kung makikita nyo, meron siyang higaan. Tapos, dito yung kamay na nilalagay ng pasyente. Yung patungan ng kamay. Tapos, merong nilalagay dito yung mga headrest na tinatawag. Kaya lang nandun pa sa taguan namin. Dito, nakalagay yung ulo. Nakatas yung dalawang kamay. Tapos, may gantry angle din sa breastboard. Bali, meron siyang mga nakalagay dito na 15, 12.5, 10, 7.5, saka 5. Yan. Pero sa amin, sa radiotherapy, kadalasan naka-zero gantry lang po. Ay, naka-zero angle lang po yung breastboard natin. Kasi yun yung setup na ginawa namin. Bali, naka-zero lang siya. Pero dati sa lung center, nung nandun pa ako sa lung center, may breastboard angulation kami ginagawa. Pero since yung physicist namin nagbago, ang ginawa na lang is zero angulation ng breastboard. Tapos, pagka nilagay mo to, may ilalagay tayong lock para hindi gumalaw yung immobilization device. Ilalagay lang natin ito. Tapos, may mga letter po na nakalagay dito sa table. Sa zero na lang natin ilagay. Yan, safe na po siya. Bali, nasa zero po. Tapos, ilalagay mo lang. Nakalock na po siya.
Tapos, since wala tayong pasyente, ang gagamitin natin is yung pantong. Yung pantong, ipapantong na lang natin dito, mga karate. Bali, itong pantong na to ang ginagamit namin sa treatment area. Since wala pa kaming pasyente, ito yung kadalasang ginagamit namin. Gagamitin din natin dito sa CT scan simulation. Ayan, mga karantex, bali, pinatong ko na yung pantong. Bali, ito yung try natin na scan. Ito yung gagawin natin pasyente kasi wala pa kaming patient sa ngayon. Tapos, since breastboard ang immobilization device na ginamit natin, ipapatong ko lang dito yung pantong. Ibig sabihin, ito yung magiging dibdib ng pasyente. Tapos yung kamay, kunwari, nakataas dito sa dalawang patungan ng kamay. Tapos may lap laser kami tinatawag. Ito yung nasa taas, saka sa magkamin ng gilid. Bali, on lang muna natin para dun sa location ng origin. Lalagay ko lang muna yung password para mabuksan natin yung lab laser. Ayan, kung mapapansin yung mga karantex, bali yung lamp laser, may ilaw na siya, ibig sabihin naka-on na siya. Tapos, kung mapapansin nyo, yung pantom natin, may kulay red na siyang ilaw. Ibig sabihin, ito na yung lamp laser natin. Tapos, pagka magsisetup tayo ng patient, pwede na natin tayong magsetup na nakalabas yung table bago natin ipasok sa small country. Pwede na tayong maggawa ng origin dito kasi may lap laser naman tayo. Ang gagawin natin mga karantex, tatas lang natin yung pasyente. Kunwari, pasyente yung phantom. And then, i-align natin doon sa mismong height ng pasyente. Kung mapapansin nyo mga karatex, yung table ng CT scan, medyo mababa siya, kaya baka tumama. Ang gagawin natin, itataas na lang natin. Kasi hindi dapat siya tumama doon sa mismo board o sa butas. Naka-align na siya, bali ang gagawin kong origin is yung mismong gitna nitong pantong, and then yung height niya naman is yung nandito sa gilid. Tapos may tinatawag po kaming origin. Yung origin na yon, bali lalagyan natin ng fiducials. Yung fiducials niya, ganito ang itsura. Yan, bali ganito siya. Length siya na maliit. Tapos, ilalagay natin dito sa mismong origin, yung ginawa nating origin na may lap laser. Ito yung pinaka anterior origin niya. And then, yung lateral naman, dito sa kabila. Yan. Tapos, sa kabila din.
maglalagay tayo ng pillow shots. Kunwari, yung pasyente natin, nalagyan na natin ng origins na may pillow shots na din. Imumove natin yung table pa pasok para malaman natin kung tatama ba siya o hindi. Hindi naman mga karatiks, kaya okay lang yung height na nagawa natin. Ngayon, try natin na itaas itong kantal eh, kasi sumasayad siya dun sa mismong gantry. Once na naset nyo na yung origin and then yung pilusyas, nalagay nyo na, mag-start na tayo ng scan. Pagka-breast ang patient, ang start scan ng pasyente is sa angle of mandible or sa IOML. Ang treatment kasi ng breast, meron siyang SCF or supracavicular fossa and then chest wall. Kaya ang scan niya, start scan range is minsan dito sa IOML or sa angle of mandible. Depende sa institution na pinagtatrabuhan niya kung ano yung scan range na gagawin. Kasi may mga protocol tayong tinatawag. Yan. Ngayon, i-layout ko muna yung pasyente ko. Okay, kunwari, ito yung scan start niya, start scan. Tapos, head first po siya. Kung makikita nyo dito sa monitor, head first po yung nakalagay. Yan, mga karatex, bali nag-create tayo ng test patient since wala pa namang pasyente. Papakita ko lang sa inyo kung paano mag-scan ng CT scan planning. Bali, niload natin yung information ng pasyente. Kukuha muna tayo ng topogram and then after ng topogram, thorax plane or yung breast nga, kung breast yung iscan natin. Tapos, load ko lang. Tapos, bago kayo mag-scan mga karatex, titingnan nyo palagi yung pasyente kung hindi ba gumalaw. Kung hindi naman gumalaw, pwede na tayo mag-scan. Mga karatex, bali na-set ko na yung scan range niya. Halimbawa, ito yung sa bandang leeg niya. Kaya lang natin konti. Tapos, kailangan hindi putol yung sa gilid niya. Kaya pwede mo din itong magalaw. Yeah, nagagalaw din siya. Tapos yung sa baba, pwede din galawin. Yeah. Kapag na-set mo na, i-load mo lang. And then, press mo, lalabas yung table, tingin uli sa pasyente, baka gumalaw, and then start na tayo ng scan. Tapos na siyang mascan mga karatex, bali magre-recon na lang.
tapos yung Redondo. Bali mga karatex, natapos na natin maskan yung phantom. Kung mara yung phantom is yung pasyente natin. After mong maskan and then ma-recon yung image, ang thickness po nung slice namin is nasa 3mm lang. Kahit na 2D, 3D or IMRT treatment. Yun lang po yung slice thickness na ginagawa namin. Kasi hindi naman siya pang-diagnostic, pang-radiotherapy naman siya. Pero kung pang-diagnostic, minsan may 1.5 or 1 cm na slice thickness. Pero since pang-radiotherapy, 3mm lang po tayo. Kahit 2D, 3D or IMRT treatment man po yun. Tapos ang hinahanap natin sa scan is yung fiducials na nilagay natin. Bali kung may mapapansin kayo dito sa phantom, meron siyang parang puti dito sa gilid. Ito yung sa lateral na fiducials na linagay natin. Sa right side ng patient, and then sa left side meron din. And then sa anterior ng pasyente may fiducials din. Ano po ang purpose ng fiducials? Ang purpose po ng fiducials, dyan po magbe-base yung physicist natin kung ano yung lalabas na isocenter. Bali doon po siya magbe-base kung gaano yung height ng pasyente or taas ng pasyente sa table, and then kung paano yung movements sa lateral, kung ang pagbabasehan natin is yung sa anterior. Bali, dyan po naglo-locate yung mga radtex kung magto-first aid treatment na yung pasyente. Kaya mahalaga po ang fiducial sa planning. Pero kung dalawa lang yung fiducials na nakita, okay lang naman. At least may anterior saka lateral fiducials tayo. Pero kung isa lang, hindi po pwede. Kasi hindi makakapag-base yung physicist natin kung nasaan yung height ng pasyente, and then kung wala yung sa anterior, hindi siya makakapag-base kung saan ilolocate yung isocenter. Kaya mahalaga yung fiducials na nakikita dun sa scan natin. Yan. After ng scan, kung na-recon na siya, ibabato na po siya sa TPS room. Pero since tapos na natin yung pasyente, siyempre ibababa muna natin yung pasyente. Papasok ulit tayo dun sa CT scan area. Hindi natin doon. Yan, mga karatex, bali tapos na natin maskan yung phantom or yung patient. Lalabas na natin. Tapos dito sa radiotherapy, tinatawag tayong origin. Yung origin na yun, yun yung tatatuan natin. Bali sa radiotherapy, may tinatawag tayong tattooing. Bali ang kulay po ng tattoo namin sa planning, kulay green, and then sa treatment, kulay black. Tapos, yung fiducials, siyempre tatanggalin natin sa katawan ng pasyente. And then, after mong matanggal yung fiducials, magtatato na po tayo sa pasyente. Ganun po yung ginagawa natin sa CT simulation. Bali, yun yung origin na tinatawag na tattoo. Pag mag-first day tayo, hahanapin yun ng radtex para mag-locate ng isocenter. And then, after ng planning niya, mag-aantay yung pasyente ng 1 week bago mag-start yung treatment niya. Kasi yung planning na ginawa sa kanya or yung scan, CT simulation scan na ginawa sa kanya, gagawin pa po ng doktor asaka ng physicist, magpo-control pa po sila. Bali yung mga scan image na ginawa natin, ibabato yun sa TPS room or treatment planning system, and then yung physicist and radiation oncology, sila yung mag-uusap ng dalawa kung alin yung mga tatamaan o hindi tatamaan. And then pag okay na, saka natin i-first day yung pasyente. Ganun po yung process ng planning. After planning, mag-aantay yung pasyente ng ilang araw bago siya nito. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung itsura naman ng TPS room para alam nyo kung
saan ginagawa yung treatment planning system na sinasabi ko kanina. Yan. Mga Karatex, baligan ito po yung setup natin sa city simulation para at least aware din kayo kung ano yung ginagawa namin ng mga radiation therapists. Bali, ito po mga Karatex yung TPS room namin. Papakita ko lang po ano itsura ng TPS room namin. Sa TPS room, bali, nandito yung server ng lahat ng computer natin. Bali, naka-aircon po dito kasi lahat ng computer is nandito. Tapos, ito yung itsura ng TPS room. Bali, dito po lahat ng doktor naka-standby sa PCCs. Dito po ginagawa yung treatment planning system na ginawa natin sa city simulation. Bali, dito nag-contour yung mga doctor and then yung physicists. And then, dito din sila nag-compute ng dose, kung ilang araw yung treatment na ibibigay. And then, mag-uusap yung dalawa, yung radiation oncologist and then yung physicists. Kung ilang total dose, kung ilang dose sa isang araw ang ibibigay. And then, kung ilang days yung treatment ng patient. Bali, ganun po yung process nung radiation therapy city simulation planning. Bali, yun lang mga Karatex. Salamat ulit sa panonood ng aming vlog or videos. Bali, matagal-tagal bago kami nakapag-video kasi busy kami sa training namin. God bless sa ating lahat and then mabuhay ang mga Karatex. It's the motherfucking Eagle Double G.